Binasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga Hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang Salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli?" Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro karanasan po natin ngayon na marami tayong plano na hindi natuloy o mga planong napurnada. May planong dalawin, hindi napuntahan. May planong outing, hindi natuloy. Mga party na gusto nating ipagdiwang, mga celebration, anniversary, pero o kahit kasal. Pero di natin lubos sa kalain na mawawala ang lahat ng plano, masisira ang lahat ng plano dahil para bang limitado lahat yung ating galawin. Limitado lahat yung ating pwedeng gawin. At minsan iniisip din natin, para saan ba to? Para sa hanggang kailan ba ito? Ano bang kailangan nating gawin?
O para bang nandun din sa pakiramdam natin na sana magawa ko na yung pinaplano ko. Sana magawa ko na yung ninanais ko. Sana magawa ko na yung mga tiningnan ko, inasahan ko, yung excitement na nando doon. Pero hindi matutuloy. Masisira ang plano. At siguro kung titingnan natin yung ating unang pagbasa, may ganung karanasan din si Pablo. Maaring may inaasahan siya na makikinig sa kanya yung mga Hudyo na ipapangaral sa kanila yung buhay ni Jesus, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, at yung kaligtasan ibinibigay sa atin. Siguro inaasahan niya na makikinig sila, tatanggapin niya ng buong buo. Pero narinig natin dun sa ating unang pagbasa, para bang ganun na lamang yung kanilang pagkagalit, ganun na yung kanilang pagtanggi, ganun na lang yung kanilang hindi pagsang-ayon kay Pablo dun sa kanyang ipinapangaral. Meron siyang inaasahan, pero hindi natuloy. Meron siyang gustong mangyari, pero hindi yun yung kanyang inaasahan. At siguro maganda ring tingnan yung anong connection noon dun sa ating ebanghelyo. No? Meron tayong inaasahan, pero hindi natuloy. Pero din sa ating ebanghelyo, sinasabi din ni Jesus sa atin, sa kaunting sandali na lamang, sa kaunting sandali na lamang, darating ako, sa kaunting sandali na lamang, hindi niyo ako makikita. Sa kaunting sandali na lamang, mawawala o makikita niyo ng lubos kung ano yung aking itinuturo. Pero, ang tanong din natin, sa panahon din natin ngayon, hanggang kailan? Hanggang kailan yung ating pinagdadaanan? Hanggang kailan na limitado yung ating galaw? Hanggang kailan yung ating pagkakakulong sa ating mga tahanan? Hanggang kailan tayong malilimitahan yung ating mga ginagawa? Meron tayong mga inaasahan, hindi natuloy. Ngunit sa kabilang banda din, ang tanong din natin, hanggang kailan? Konting panahon na lamang, sabi ni Jesus, pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Gaano kahaba yung hanggang kailan na yun? Siguro, marami din sa atin o karanasan din nyo ngayon sa amin kapag nandoon kami sa aming tahanan, no, kami sa seminaryo, nagbibilang kami ng araw, konting araw na lang, malilift na yung quarantine. Konting araw na lang, magkakaroon na, o babalik na yung normal. Konting panahon na lang, makakalabas na tayo ulit. Pero, di mo inaasahan, biglang mag-e-extend. Pero, wag lang ho nating tingnan yung mga pagnanais natin na mawala na kaagad yung quarantine. Huwag lang nating asahan na pagkatapos agad dito, babalik ka agad ng normal. Dahil baka gaya din ni San Pablo dun sa ating unang pagbasa, masira lang yung ating inaasahan. Masira lang kung ano yung pinaplana natin. Masira lang kung ano yung gusto nating mangyari. Pero sa kabila nun, kahit na nasisira yung ating mga pinaplano, kahit na hindi natin inaasahan yung mga mangyayari, anong pinapakita din sa atin ni Jesus? Ang Diyos pa rin ang gagabay sa atin. He will always be in control. Kahit na tingin natin parabang walang control yung mga nangyayari, kung tingin natin ay parabang wala nang hangganan yung mga pinagdadaanan natin, siguro ang pwede nating panghawakan sa mga pagkakataong ito, si Jesus pa rin ang gagabay para sa atin. Si Jesus pa rin yung magtuturo sa atin kung anong mangyayari sa atin sa mga susunod na hakbang. Dahil ito yung mga pagkakataon na para bang hindi natin kontrolado ang lahat. Pero panghawakan din natin yung sinasabi sa atin ni Jesus. Kaunting panahon na lamang makikita ninyo. Kaunting panahon na lamang mawawala ako. Pero hindi lang natin ito tinitingnan bilang pagkakaalis o pagkakawala ng ating mga quarantine, ng pandemya. Pero para bang pinapaalaala din sa atin ni Jesus, sa mga pagkakataong ito, hayaan ninyong dansin yung mga karanasan na ito. At hayaan din ninyong makita kung nasaan ang Diyos, nasaan si Jesus sa mga pagkakataong ito. Hindi madaling gawin, hindi madaling makita, dahil maaring ramdam natin na sira lahat ng inaasahan natin, ramdam natin na sira lahat ng plano natin, naramdam natin na parabang hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Pero kung titingnan din natin na
si Jesus pa rin ang may control, si Jesus pa rin ang gagabay, si Jesus pa rin yung sinusundan natin. Sa takdang panahon, makikita rin natin kung ano rin talaga yung plano niya para sa atin. At kapag sinusubukan natin, pinangahawakan natin na si Jesus yung may control, si Jesus ang magpapakita ng pag-asa, alam din natin kung paano tayo tatanaw sa bukas ng may bagong mga paningin, ng may bagong pag-asa. Narinig po natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahagang kumilos.